is our bike review segment. Of course. Mm-hmm. Yes, and we have the brand new Suzuki Raider R150 Fi. Yan. Ito yung pinakabagong labas ng Raider ngayon. Straight from Suzuki, ha? Pinadala pa nila yan ngayon, gabi. And tomorrow, need na nila yan sa kanila pong Suzuki Summit. No? Suzuki Raider Summit this Sunday. No? Sunday yan. Actually, ma-recall ko lang, no? Last Summit, I believe, there's a lot of riders who goes there. Maraming mga Suzuki. Double digit yata yung pumunta doon. 10,000, 20,000 people. Parang yun, over 50. Double digit, mga 10 lang yun. 10 lang yun. Yeah. Diba? Diba? Ilan? 10,000? 10,000? 8,000? Wow. A target. So, wow, may target silang 8. Anyway, let's talk about the new Raider R150. Of course. Ngayon, pare, yung ating special invited guest, ito yung ating correspondent, kilalang kilala to sa motorcycle industry. Oo naman. Oh, mamaw to, mamaw. Siya po ang nag-review ng bagong Raider Fi 150. Walang iba kundi si Mr. Suave Eman Palmes. Alright. Come on down. You want the Price is Right. Alright. Ayan, si Mr. Palmes. Well, kamusta pare? Kamusta naman? Kamusta naman? Kamusta naman, Mr. Eman? Yeah, rock and roll. Si Brother Eman. Okay lang. Okay, pare. Kaya ka namin kinulit, no? Actually, si Eman ang nag-review for us ng bagong Raider R150 Fi. That's why we want to share to you guys kung ano naman ang masasabi ng mamaw pagdating sa mga ganitong king of the underbones, pare. Of course. Siyempre, siya lang ang merong sabi natin na MAK. Yes, MAK. MAK para sabihin kung ano ang mga inputs niya dito sa bagong Raider R150. Now, ang tatanong namin sa iyo, my friend, ano ba ang pagkakaiba nitong bagong Raider R150 when it comes to its engine, pare? Engine, alam ko, mas maganda ang engine nito ngayon, mas malakas yung power. If I'm not mistaken, yung luma is 16 horsepower. 18 horsepower. Wow! Plus 2 horsepower, malaking ambag yun. Maraming kabayo yan. Oo. Tsaka itong engine itong ngayon, dati kasi is oil-cooled. Oil-cooled. So, ano lang siya, kumbaga, hangin lang. Hangin. Yung, ngayon ba, ano ba? Liquid-cooled. Oh my God. Walang problema rito kahit babad mo sa biyahe. Mga long rides. So, ready for long rides na siya. Very good. Tsaka yung power niya, napakalaking improvement. So, ibig sabihin, compared to the older model, maganda yung acceleration niya. How about handling, pare? Kamusta naman handling? Maganda ang handling ng Raider ever since. Kasi ako, may Raider ako. Although yung Raider ko, luma na. Uh-oh. Pero hanggang ngayon, ayun, gamit pa. Bata pa naman. I believe yung Raider niya, 10 years na yung Raider niya ginamit. 2000 po yung nabili. So, handling ng Raider, napakaganda. Kasi, although yung itsura naman niya dun sa old Raider, medyo similar naman yung geometry niya. Magandang handling kasi medyo sub-sub siya. So, napakadaling iligo, madaling isingit. Kasi yung body size niya, mamanipis lang eh. Sa mga mukhang singit dyan ng singit, ito na yun. Eh pare, pagdating naman sa, ito naman lagi pinagtatalunan na underbone riders. Yung speed and acceleration. Speed and acceleration. Alam mo, ang Raider, kaya yan tinawag na underbone king. Kaya yan nabansag ang underbone king dahil sa lakas ng power ng makina. Itong, kung ko-compare ko, Jumajabar yan, Jumajabar. Itong personal na, kasi nasubukan ko siya pareho, yung bagong carb at saka itong FI, pareho siyang malakas. Medyo ramdam mo lang yung konti yung torque at acceleration dito sa bago. Affected ba yung fuel consumption? Fuel consumption, actually, yun nga ang ironic doon eh. Mas malakas to, pero mas matipid sa gasto. Kasi, FI siya. Fuel injected as compared to the car. Yun ang kagandahan ng technology ng Suzuki, no? Malakas, matipid. Pero, alam natin na ang Raider is maliit na bike yan, underbone eh. Kamusta naman suspension? Kakayanin ba kami suspension? Mga 200 pounds! Kaya to si Titan. Maganda suspension ng dati nung bago pa ako sa Mono siya. Kasi dati yung motor ko, yung dual shock, dalawang suspension.
Akala ko dati yung mga monoshock eh malambot. Oo, yun. Misconception ng ano yun. Oo, misconception. Ito magandang handling. Nakunan, misconception. Ay, okay. Yun, yun. Both front suspension tsaka rear, maganda. Eh, wow. Braking pare. Malakas ba preno nito? Braking. Alam mo, tuwan-tuwa ako dito sa preno ng Raider nung nagkaroon ako ng Raider. Actually, even before the Raider. Kasi medyo similar siya dun sa Shogun Pro. Kasi yung, kung mapapansin nyo, yung harap niya, naka-big disc. Wow, yung malaking diameter na disc, napakalaking tulong yan. Napakalaking difference sa yung underbow na normal disc. Normal kasi disc. Iba yung stopping power niya. Malakas makina, matulin. Kailangan mo ng kailangan mo talaga ng power niya. Malakas na stopping power. Kasi, ano yan eh. Iwas aksidente. Hindi naman pumuputok ang gulong niyan tulad ng mga pumuputok na gulong na kilala namin. Oo. Sabi nga, pag meron kang malakas na makina, kailangan mo may malakas na brake. Maganda yung gulong niya, no? Yung iba, minsan na-experience na ako na yung stock na tire niya, medyo madalas konti. Ito, okay yung stock tires niya. Okay, pagdating sa looks. Tingnan nyo naman ang Raider. Hindi dyan looks. Kung ako tatanungin nyo, ito kahit hindi nyo na to formahan ng mga accessories, ng mga kung ano-anong bling-bling, maganda na siya. Sa harap pa lang, napaka-menacing nung itsura niya. Kaya LED lights na to, ha? Yun ang una kong napansin kasi yung headlight niya, yung pagkakaayos na ngayon, very isometric. Unlike sa una, parang medyo rounded pa, parang walang kanto. Ito parang... Ito, iba na. Iba totally different itsura na. The stoplight ba? May bobomba na sa inyo. Bobombaan ka na pag nakita ka. Alam mo, bakit nga ganun eh? Yung mga pag naka-radar ka or medyo high displacement, alam mo, pag medyo nakatapat ka ng ano, na bobomba-bombaan ka... Yan kasi yung ano eh. Talaga tayong mga guwapo, di ba? Binobomban. Ito, di ko alam kung anong binobomban. pero anyway, mabalik tayo doon sa Raider. Eh, syempre, alam naman natin ito yung gawa ng Suzuki. Oo, okay? Sir. So, paano ba ang, in terms of quality, ano ang masasabi mo sa Suzuki Raider? Alam mo, ang mga Japanese bikes talaga, lalo na itong Suzuki, napakaganda ng quality. Diba yung motor ko, 10 years old na yun. 10 years old. Wala pa ako na-experience na major breakdown or major na pinagawa ko. Makina, transmission, wala. Yung mga minor lang, yung mga palit gulong, palit ng kanena. Palit ang cast, no? So, minor repairs, normal wear and tear. In the span of 10 years, sipin mo yun, sulit na yun for the life of the bike. Wow. So, mas lalo na to, the new king of the underbow. Yes, the new king of underbow. And steel. And steel. All right. Thank you. Oo, sa ating guest. Pero bago natin na paalasin ang guest natin eh, matanong naman natin, gaano ba ka-affordable itong Suzuki Raider? Alam kong, kung hindi ako nagkakamali ha, ang price nitong FI ay 109,900. Wow. Kulang na lang ako ng 100, may 9,000 na ako. Ang galing, ha? Sukli ka pa. Meron kong 110,000. Meron kong sukli. So, pero sulit. So, sulit siya sa 109. Kung ikaw ay may 109 ngayon, bibilihin mo ba ang Raider? Kasi tinan mo, ha? Ang price difference niya dun sa CARB. Sa CARB. May mga 95,900, 96,900 yung... So, more or less 9,000 to 10, gano'n? 13,000. Sulit na sulit mo yun sa 30,000. Siguro 1 or 2 years na magmomotor ka dahil dun sa difference niya sa fuel consumption. Wow. So kumbaga kung ako ngayon ay may 110,000, this is a must-buy motorcycle for the riders. That's right. Ayun. Talaga ng mga nakakaiba talaga sa Suzuki. And of course, syempre, Papa Eman, baka meron kang gustong mensahe sa ating mga viewers dyan, syempre. Syempre, thank you sa Suzuki para sa pagpapahiram sa amin ng sa akin. Sinulo yun. Thank you, Suzuki, kasi alam mo, natesting ko yung CARB, pati yung dalawang GSX, GSX-R tsaka GSX-S. So, thank you, Suzuki. Sana. Sa ulitin. At saka sa mga nanonood, sa mga Lifestyle on Wheels na mga ka-Berks at sa mga cicloistas natin, salamat po sa suporta nyo palagi sa amin. Alright, thank you, Mr. Eman Palmes.